Ang pelikula ay nagbubuka sa isang post-apocalyptic na mundo kung saan ang kasakiman ng tao ay naging sanhi ng pagtaas ng antas ng dagat sa hindi pa nagagawang sukatin. Ito ay ang taon 2063, at ang karamihan sa mundo ay binaha. Dalawang kontinente na lang ang natitira, at sa kasalukuyan ay nakikipagdigma sila sa lupa at mga mapagkukunan. Sa gitna ng karagatan sa pagitan ng magkabilang kontinente, ay isang military outpost na kilala bilang ang Sentinel. Ito ay kinokontrol ng isang crew ng 4 na sundalo mula sa isa sa mga kontinente. Si Sargento Hendricks, isang matikas at mahigpit na tao, ang namumuno sa grupong naglalaman ng Corporal Cassidy, Private Baines at Private Sullivan. Ang kanilang pangunahing trabaho ay bantayan ang isang bombang nuklear sa outpost sa loob ng 2 taon. Ang sandatan ng malawakang pagwasak na ito ay ang tanging bentahe ng kanilang kontinente sa mga kaaway. Sa kasalukuyan, ang kanilang 2 taong kontrata ay tapos na ng 3 buwan. Ngunit ang mga relief crew ay hindi dumating upang kunin sila, na iniwan ang grupo ng labis na pagkabigo. Tumindi ang tensyon sa mga sundalo habang ang mga pagkain sa loob ng Sentinel ay nagiging kakaunti na. Kaya, sa isang napakaulan na gabi, nagpa siya sina Cassidy at Sullivan na subukan ang pangingisda. Nakapagtatakang napakahusay nila at pinupuno ang kanilang malaking lambat ng maraming huli. Samantala, napansin ng kanilang superior na opisyal na si Hendricks ang isang marahas na bagyo na papalapit sa outpost. Hiniling niya kay Baines na namamahala sa makinarya na isecure ang nuclear bomb sa lalong madaling panahon. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga alon ay nagiging malaki at marahas na nakakaapekto sa mga tubo ng outpost. Si Baines ay nagmamadaling ayusin ang mga ito at naipit ang kanyang kamay sa pagitan ng 2 tubo sa proseso. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng kaunting pakikibaka, nagawa niyang palayain ang kanyang sarili. Sa kubyerta, natanggal ng mga alon ang lambat kasama ang mahalagang isda. Halos hindi na makapasok ang mga sundalo bago tumama ang napakalaking alon sa istruktura. Nagdudulot ito ng pagyanig at pagtutulak ng tubig sa bawat pasukan. Ngunit nakatayo pa rin ang Sentinel nang matapos ang bagyo. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, tinatalakay ng grupo kung paano babaan ang pagkonsumo ng kanilang mga pagkain. Nagtataka si Baines kung bakit hindi nila ginagamit ang telecommunication device at hilingin sa mga relief crew na magmadali. Ngunit mabilis na isinara ni Hendricks ang mungkahing ito. Ang tanging aparato ng komunikasyon sa pagitan ng mainland at ng Sentinel ay isang telegrapo na nagpapadala ng mga mensahe sa Morse code. Sinabi sa kanila ng sarhento na dapat lamang itong gamitin upang magpadala ng mga pang-araw-araw na ulat pabalik sa kanilang base command. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na mag-concentrate sa pag-aayos sa halip. Pagkatapos, ginagawa ni Sullivan ang pang-araw-araw na ulat gamit ang telegraph. Ayon sa utos ng sarhento, tanging ang banta ng pag-atake ng kaaway ang dapat isaalang-alang na nagkakahalaga ng pag-uulat. Gayunpaman, ipinaalam ni Sullivan sa base na walang mga kaganapan sa Sentinel. Ang tugon na mensahe ay nagsasabing wala ring mga kaganapan sa base. Isinulat ito ni Sullivan sa isang opisyal na journal na nagpapakita na walang mga kaganapan sa magkabilang panig sa nakalipas na 1 buwan. Maya-maya, sumama siya kay Hendricks sa deck para sa pagbabantay. Kumuha siya ng isang pares ng binocular at walang siglang iniskan ang nakapalibot na tubig. Sa kanyang sorpresa, natuklasan niya ang isang barko na papalapit sa outpost. Si Cassidy, na nasa command center, ay kinumpirma rin ito pagkatapos suriin ang radar. Nagpapaalala ito sa sarhento dahil natatakot siyang baka ito ang mga kalaban. Sa makatuwid, inabutan niya si Sullivan ng baril at sinabihan siyang sumakay ng maliit na bangka patungo sa barko. Siya ay dapat na pumuslit at mag-ulat kung mayroong anumang mga kaaway sa barko. Bagamat mapanganib ang misyon, agad na tumungo si Sullivan at lumapit sa barko. Tinatawag niya ang sinumang posibleng pasahero nung malapit na siya. Ngunit walang sagot na pumipilit sa kanya na sumakay sa barko at magsimulang mag-imbestiga. Habang papasok siya sa loob, nagsimulang tumili ang kanyang radyo ng malakas dahil sa mga static na signal. Pinapatay ito ni Sullivan para hindi maalerto ang posibleng kalaban sa loob. Gayunpaman, habang sinusuri niya ang barko, napagtanto niyang may nangyari. Ang mga bagay ay natatakpan ng dumi, ang radyo ay hindi gumagana, at may hindi nagalaw na pagkain sa mga kabinet. Samantala, sinubukan ni Hendricks na makipag-ugnayan sa kanya para sa isang update sa status. Ngunit hindi sumasagot si Sullivan dahil nakapatay ang kanyang radyo. Balik sa barko, nakahanap si Sullivan ng 4 na life jacket na para sa crew ng Sentinel. Napagtanto niya na ang barko ay sinadya upang dalhin ang kanilang mga relief crew. Ngunit may kakaibang nangyari sa kanila at naligaw sila. Nangangahulugan ito na sina Sullivan at ang 3 iba pa ay pinalampas ang kanilang pagkakataong makauwi. Sa kabilang banda, ang isang hindi mapakali na Hendricks
ay nagsimulang ipagpalagay na si Sullivan ay inatake. Kaya, gusto niyang pasabugin ang bombang nuklear bago lumapit ang kaaway sa Sentinel. Pagkatapos ay hiniling niya kay Cassidy ang isa sa mga susi sa paglulunsad ng bomba. Nag-aalangan siya, ngunit pinaalalahanan siya ng sarhento na ito ang protocol na dapat nilang sundin. Pagkatapos niyang ibigay sa kanya ang susi, pinagsama ito ni Hendricks sa kanyang susi. At sinimulang i-activate ang bomba. Ngunit bago niya ipasok ang launch code, sinubukan niyang makipag-ugnayan kay Sullivan sa huling pagkakataon. Sa kabutihang palad, ibinalik muli ni Sullivan ang kanyang radyo at sumagot. Isang nakaluwag na si Cassidy ang nanonood habang kinakansela ng sarhento ang nuclear protocol. Gayunpaman, nung hiniling niya ang kanyang susi pabalik, sinabi niya na pareho niyang itinatago. Talagang pinarurusahan niya ito para sa pag-aatubili sa pagsunod sa mga utos. Pagkatapos, hinila ni Sullivan ang barko patungo sa Sentinel. Nais ni Sullivan na magpadala ng mensahe sa base tungkol sa barkong ito, ngunit ipinagbabawal ito ni Hendricks hanggang sa makakuha sila ng karagdagang impormasyon. Ikinagagalit nito ng mga tripulante at halatang nagsasawa na sila sa ugali ni Hendricks, lalo na nung nasa kanya na ang dalawang susi ngayon. Pagkatapos ng mabilis na pagligo, sinusuri ng sarhento ang kasaysayan ng nabigasyon ng barko at isinusulat ang lahat ng mga coordinate. Pagkatapos ay inilapat niya ang mga ito sa isang mapa upang sundan ang landas na maaaring tinahak ng barko. Samantala, inamin ni Sullivan kina Cassidy at Baines na nagpadala siya ng mensahe sa base sa likod ni Hendricks. Magkakaroon sila ng sagot sa nakagawiang komunikasyon bukas. Kinaumagahan, nakita ni Hendricks ang lahat ng kanyang tatlong subordinates na kahina-hina lang naghihintay sa tabi ng telegraph. Dahil ang katotohanan ay tiyak na lalabas sa madaling panahon, ipinagtapat ni Baines ang lahat. Ikinagalit ito ng sarhento, ngunit bago siya makakilos, nakatanggap ng sagot ang telegrapo. Ito ay talagang parehong eksaktong mensahe na ipinadala ni Sullivan kagabi. Ngayon, malinaw na sa lahat na matagal na silang nawalan ng ugnayan sa base. Ang telegrapo ay paulit-ulit lang ang walang mga kaganapan na mensahe na ipinapadala ni Sullivan araw-araw. Ngunit sa kabila ng nakakabahalang paghahayag na ito, inutusan ni Hendricks silang lahat na bumalik sa kanilang mga tungkulin. Isang gabi, naabutan ni Sullivan si Baines na pabalik mula sa barko. Umupo ang dalawa para mag-usap habang nagiinuman. Inamin ni Baines na nakalusot siya sa loob ng barko at tiyak na maayos niya ito. Nasasabik sa pag-asang makatakas. Nagmamadali si Sullivan na ibigay kay Cassidy ang balita at hiniling siyang umalis kasama nila. Ngunit hindi siya naniniwala sa kanya at nag-aalangan na magtrabaho sa likod ng sarhento. Kinabukasan, pumasok si Sullivan sa barko kasama si Baines para tulungan siyang ayusin ang makina. Pagkatapos ng mga oras ng trabaho, sa wakas ay nagawa nilang paganahin ito. Pagkatapos ay masayang lumabas sila ng barko at nakita nila si Hendricks na naghihintay sa kanila. Sa una ay pinagalitan niya ang mga ito dahil sa pagsuway sa kanyang mga utos at pag-aaksaya ng oras sa isang bagay na hindi bahagi ng misyon. Pagkatapos ay inutusan niya silang baklasin ang barko upang magamit nila ang mga bahagi nito upang ayusin ang Sentinel. Iginiit ni Hendricks na hindi niya sila papayagang umalis dahil ang pananatili dito ay kanilang tungkulin, hindi alintana kung natapos na ang kanilang panunungkulan. Nagbabanta pa siya na babarilin sila kung hindi sila babalik sa trabaho. Ang mga lalaki ay nag-aalala sa mga pangyayari at natatakot na si Hendricks ay nabaliw kamakailan. Kaya naman, nagbuluntaryo si Cassidy na makipag-usap sa kanya ng pribado. Kinalaunan sa araw na yon, sinabi niya sa sarhento na naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Ito ay nagsiwalat na si Hendricks ay natalo sa kanyang nakaraang squad sa pag-aalsa. Ngunit kinukumbinsi niya siya na hayaan ang dalawang lalaki na bumalik sa base at maghatid ng impormasyon sa Sentinel. Sa susunod na eksena, tumawag si Hendricks para sa isang kagiyat na pagpupulong. Ipinaliwanag niya na nagpakita si Cassidy ng magandang argumento dahil wala silang komunikasyon. Dapat may mag-ulat sa base. Iminumungkahi niya na dalawang tao ang manatili at dalawang iba pa ang dapat pumunta. Malinaw na mananatili si Hendricks at nagbuluntaryo si Cassidy na manatili rin dito. Sa pagdinig nito, si Baines ay abot langit ang saya ngunit si Sullivan ay nabigo dahil siya ay umiibig kay Cassidy. Nang gabing iyon, habang gumagawa si Hendricks sa mapa, nakagawa siya ng isang nakakagulat na pagtuklas. Ang relief ship ay dumiretso sa kanila. Ngunit ilang milya ang layo, nagsimula silang umiwas sa Sentinel ng Kusa. Maya-maya, huminto sila sa malayong lugar kung saan sila ay tila nakarating na at nawala na lang ang mga tripulante. Naghihinala si Hendricks dahil si Cassidy ang namamahala sa pagdirekta ng relief ship sa kanila. Kinaumagahan, nagising ang koponan sa isang nakakatunog na alarma habang ang isa pang barko ay lumitaw sa radar. Ito ay nag-udyok sa mga lalaki na magmadali sa kanilang mga
mga posisyon upang ipagtanggol ang Sentinel. Sinubukan ni Cassidy na makipag-ugnayan sa misteryosong barko, ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa pagkakataong ito, tumanggi si Hendricks na magpadala ng sinuman at inutusan ang koponan na palubugin ang barko. Habang kinakargahan nila ang kanyon, napansin ni Cassidy na nawawala ang barkong nahanap nila kanina. Hindi nagtagal, tumanggi sina Sullivan at Baines na atakihin dahil tila lumalayo ang barko sa kanila. May makapal na hamog sa paligid ng Sentinel at hindi nila gaanong makita ang barko. Sa wakas ay napagtanto ni Cassidy na ito ay ang kanilang sariling barko at pinuntahan sila upang balaan sila. Ngunit huli na ang lahat dahil itinutok na ni Hendricks ang kanyang baril kay Baines. Pagkatapos ay nabunyag na ang sarhento ang nagpaalis ng barko kagabi dahil ayaw niyang may umalis. Sa kabila ng paghahayag, tumanggi pa rin si Baines na sirain ang barko at gumanti si Hendricks sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang tainga. Pinipilit nito si Sullivan na kontrolin ang kanyon at paputukan ang barko. Nang makitang sumabog ito, sinubukan ng galit na si Baines na habulin ang sarhento. Ngunit hinampas muna siya ni Cassidy gamit ang isang pamatay ng apoy. Pagkatapos ay ikinulong nila si Hendricks sa pantry at binawi niya ang magkabilang susi. Kasunod nito, nagsimulang mapunta si Baines sa depresyon dahil ang tanging pagkakataon nilang makauwi ay nawawala na ngayon. Tumanggi siyang bumalik sa kanyang tungkulin at nagsimulang uminom ng walang humpay. Sa kabilang banda, sinabi ni Sullivan kay Cassidy na wala silang pagpipilian kundi dumaan sa bawat solong channel sa Telegraph hanggang sa makita nila ang isa na gumagana. Kalaunan sa hapon, dinala ni Sullivan ang ilang pagkain sa sarhento at nagtataka kung bakit nagbago ang isip niya tungkol sa pag-alis. Ibinahagi ni Hendricks na ang relief ship ay narito 3 buwan na ang nakakaraan tulad ng inaasahan. Ngunit may isang bagay na nagpapalayo dito, ibig sabihin mayroong isang taksil sa kanila na gustong magkaroon ng nuclear bomb. Nang marinig ito, nagulat si Sullivan at tumanggi siyang maniwala na ang isa sa kanyang mga kaibigan ay maaaring isang traitor. Pagkatapos ay umalis siya, nilock ang pinto ng pantry, sa kabila ng pagsusumamo ni Hendricks na palabasin. Kasunod nito, ginugugol ni Sullivan ang natitirang bahagi ng kanyang araw sa pagpapadala ng mga mensahe ng SOS sa bawat channel. Kinagabihan, ipinakita sa kanya ni Cassidy ang larawan niya noong bata pa siya kasama ang kanyang pamilya. Ang larawan ay mula sa isang tag-ulan kung saan siya ang may pinakamalaking payong sa kabila ng pagiging pinakamaliit na anak. Maluhaluhang ipinaliwanag niya na ang kanyang pamilya ay pinatay ng kaaway noong siya ay nasa paaralan. Kinaumagahan, nakita ng lasing at sobrang emosyonal na si Baines si Cassidy na natutulog mag-isa sa comms room. Inaatake siya nito na parang gusto niyang samantalahin siya. Ngunit sa isang angkop na sandali, ninakaw niya ang mga nuclear launch key at tumakas. Pagkatapos ay pumunta si Baines sa communication room at ibinalita sa pamamagitan ng mga speaker na i-activate niya ang bomba. Tinatakot nito ang dalawa pa at sinubukan nilang pakalmahin siya. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa kanyang pamilya na lubos na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Tinitiyak din ang dalawa sa kanya na lahat sila ay makakalabas dito ng buhay. Nang marinig ito, napaiyak si Baines at sa wakas ay lumayo sa mga kontrol na nagpapahintulot kay Cassidy na bawiin ang parehong mga susi. Matapos ang nerbiyos ay humupa, naisip ni Sullivan na oras na para palabasin si Hendricks. Ngunit may nakakagulat na balita si Baines. Inihayag niya na sinubukan niyang pumasok sa pantry nang mas maaga at natagpo ang nawawala si Hendricks. Ang isang bukas na bintana ay nagpapahiwatig na natapos na niya ang mga bagay para sa kanyang sarili. Nang tingnan ni Cassidy at Sullivan ang pantry, nalungkot sila nang malaman na wala na talaga ang kanilang sarhento. Lumipas ang ilang araw at ang mga tripulante ay nagsimulang magpatuloy sa kanilang mga tungkulin. Maayos din ang kalagayan ni Baines at halos lahat ng oras niya ay ginugugol niya sa pagkukumpuni ng Sentinel. Isang hapon, nagpa siya sina Baines at Cassidy na tingnan ang mga labi ng barko upang mailigtas nila ang mga kinakailangang bagay. Binigyan siya ni Sullivan ng baril kung sakali at pinasalamatan siya ni Cassidy ng halik. Makalipas ang ilang sandali, nagpa siya si Sullivan na subukang mangisda muli mula sa ibabang deck. Ngunit nang hilahin niya ang lambat, natuklasan niya ang katawan ni Hendricks na may tama ng bala sa kanyang ulo. Ibig sabihin, may pumatay sa kanya at tunay na may traitor sa kanila. Habang tumatakbo siya upang tingnan ang mga profile ng kanyang mga kaibigan para sa mga pahiwatig, tinitigan ni Cassidy si Baines sa bangka na naglalagay ng isang malisyosong plano. Di nagtagal, nagsimula ang isang bagyo at sinuri ni Sullivan ang beacon sa labas. Kinukumpirma niya na maaari itong alisin at ilipat sa paligid. Pagkatapos ay ipinahayag sa pamamagitan ng isang flashback na si Cassidy ang kumuha ng beacon sa isang bangka. Pinasunod niya ang relief ship sa halip na pumunta sa Sentinel. At nang makarating sila sa isang ligtas na distansya, pinatay niya ang koponan at hinayaang lumutang ang barko. Sa kasalukuyan, si Cassidy lang ang bumabalik mula sa munting biyahe.
Sinabi niya na si Baines ay hindi sinasadyang nahulog at namatay habang sinusubukang kumuha ng ilang plastic. Hinulaan kaagad ni Sullivan na siya ang pumatay sa kanya at siya ang taksil sa lahat ng panahon. Gayunpaman, natatakot siyang magsabi ng anuman at ang dalawa ay natulog ng magkasama. Mga lalaki talaga, kinaumagahan, nagising si Cassidy na nag-iisa sa kama. Bigla, kinausap siya ni Sullivan sa pamamagitan ng walkie-talkie na nagpapaliwanag na alam niyang pinatay niya ang lahat. Inakusahan din niya siya ng espiya para sa kaaway at nangakong hindi niya hahayaang magkaroon siya ng bomba. Napagtanto ni Cassidy na nawawala niya ang mga susi at tumakbo siya sa comms room. Doon, nakita niya si Sullivan sa gitna ng pag-activate ng bomba. Dahil wala silang kinabukasan, hindi niya iniisip na pasabugin ang sentinel na kasama pa rin sila sa loob. Sinubukan ni Cassidy na ipaliwanag na ang mga tao sa kanyang tinubuang bayan ay nagdurusa at kinasusuklaman niya ang pagsisinungaling sa kanya. Ngunit hindi naniniwala si Sullivan sa kanya at isinaaktibo ang bomba. Gayunpaman, sa halip na sumabog, ang makina ay nagpapakita ng isang nakakatawang maliit na parirala na laging inuulit ni Baines. Dahil dito, napagtanto nila na nireprogram ni Baines ang bomba upang walang makagamit nito para sirain. Sa huling eksena, may kaunting usapan sina Sullivan at Cassidy. Sumasang-ayon sila na kahit anong panig ng digmaan ang dumating, sama-sama nilang poprotektahan ang Sentinel at patuloy na mabubuhay. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, baka naman makahingi ng subscription. Pero kung mabigat sa inyo ang mag-subscribe, ang isang like ay napakalaking bagay na para sa munting channel ko. Maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam.